Hello Libra! Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay kung ano yung challenge, kung ano yung dapat mong i-let go at i-focus, at saka kung ano yung message ng guide mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang challenge sa relasyon ng mga Libra? Masyadong mabilis. Ayan, kunin ko na lang yung isa. At saka hindi lahat ng energy nyo ay makukuha ko. Sana po maintindihan nyo. Ito yung mga cards mo para sa challenge. Ang Knight of Swords upright, Queen of Cups in reverse, at the Tower upright. Ipinapakita ng mga cards na ang ilan sa inyo ay may pagbabagong mangyayari sa buhay. At ang iba naman ay matagal mo na itong hinihintay. Kaya kapag dumating, ihanda mo na yung sarili mo. Ang ilan naman sa inyo, yung changes na mangyayari sa buhay mo ay biglaan. At saka, yung time na yun, hindi ka pa mature. Pero syempre, ang advice ng mga cards, na kahit anumang mangyaring sitwasyon sa buhay mo, ay kailangan huwag ka magtanim ng galit or maghigante. Kailangan mo nang alamin ang sitwasyon at kontrolin ang emosyon. Guys, kayo na lang magbaliktad ng sitwasyon ha, kung si person mo ito o ikaw. Ang ilan kasi sa inyo, advance mag-isip. Kaya, yun bang nagkakaroon ng insecurity at saka nawawalan ka ng tiwala sa person mo? Kumbaga, lahat tayo may limit eh. Kaya itong person mo, ikaw yung magiging dahilan para lumayo siya sa'yo. Kung paano mo malalaman yung problema sa sarili mo, pakinggan mo yung person mo sa kung ano sinasabi niya. Kasi hindi mo naman makikita yung sarili mo eh, kundi yung mga taong nasa harap mo, sila yung magsasabi. At syempre, alam mo naman yung pagkakaiba ng concern at yung pagiging bully or manipulative ng person mo. At saka may mga person na unfaithful, bitter, yung mga immature sa relationship. Kaya ang ending, may person talaga na susuko. Susukuan itong relationship na ito. Kasi ang ilan sa inyo, ikaw at ang person mo, may traumatic experience sa past. Ang iba naman ay yung trauma mismo sa kasalukuyang relasyon. At saka itong nangyayaring changes sa relationship nyo o sa buhay mo ay malaking tulong para sa susunod na mangyayaring chapter sa buhay mo. Ang ilan sa inyo ang person mo ay mapanakit kung hindi sa physical, sa salita. At saka guys, para tumagal ang relationship nyo ng person mo, i-maintain mo na yung meron kayong open at honest na communication. At saka, itong mga cards na ito ang nagsasabi na kung noon walang klarong sagot sa mga katanungan sa isip mo. Itong card na ito na The Tower ang nagsasabi na magkakaroon ng linaw yung problema sa relationship nyo. Kumbaga, naayos yung maling paniniwala. At saka, yung relationship nyo ng person mo ay magbabago. Hindi naman sa masama, kundi sa magkakaroon ng solid foundation. Paunti-unti yun. Sa mga single, biglaan mong mapapansin sa sarili mo na kung bakit hanggang ngayon ay single ka pa rin. Pero positive sign yan kasi ibig sabihin magkakaroon ka ng chance para maging happy. Sa mga naghahanap naman ng love life, ay kilalanin niyo yung person na mamimit nyo at magpapakita ng interest sa inyo. Kasi nakadalawang cards ka na para sa romantic relationship. Ito yung kukunin ko kahit maraming ipinakita. Ito yung mga cards mo para sa ano yung dapat mong i-let go
Page of Cups in reverse, the Fool in reverse, at the Chariot upright. Ang ilan sa inyo ay nasa relationship na nagbibigay ka ng pagmamahal pero hindi nasusuklian. At ito yung nagiging dahilan ng kalungkutan mo at disappointment. Yung mga negatibo na naiisip at nararamdaman, yun ang mga kailangan mong i-let go. Siyempre guys, yung pagbabago, hindi yan ganun kadali. Pero yung mananatili ka sa negatibo, yan yung pinakamahirap. At saka ang warning ng mga cards na ito ay iwasan o i-let go na yung insecurity para magpapatuloy at maging successful ang relationship nyo ng person mo. At saka ang ilan sa inyo, umiiwas ka man sa pagbabago, darating pa rin sa iyo yan, yung new beginning. Kung nangyayari ito sa iyo o sa person mo, yung pagkakaroon ng pagkabalisa o kaya anxiety na kailangan paglabanan nito para mabalanse yung isip at saka yung nararamdaman mo. Tsaka person mo yan eh. Alam mo kung paano mo siya mapapasaya. Alam mo yung bawat timing ng emotions niya. At saka ang ilan sa inyo na nagsisikap na makalimutan yung pain sa past ay makakamove forward sa personal na buhay or love life. Ang ilan naman sa inyo pagdating sa work, more person na sumasabotahe sa iyo. Ang advice ng mga cards ay mag-focus ka sa trabaho mo at huwag pansinin yung mga taong may negatibo sa isip at puso. Huwag mong hayaan na yung negatibo nila ay mapunta sa iyo. Ang advice pa ay bago ka kumilos, gumawa ng aksyon sa problema sa karir mo, ay pag-isipan mo muna. At pagdating naman sa financial, kailangan bilhin mo lang yung mga kailangan mo. Sa health naman, ang ilan sa inyo, takot sa doktor kahit na may health issue. Hindi mo kasi gustong marinig yung mga bad news na sasabihin ng doktor. Pero kapag hindi ka pumunta, mas lalo pang madodoble yung bad news na naiisip mo. Ang ilan sa inyo, hindi naman ito yung sakit na katulad ng inaalala mo. At paalala ng mga cards na kailangan focus ka sa kung nasaan ka man para walang magiging injury or aksidente. Ito naman yung mga cards mo para sa dapat mong i-focus. Judgment in reverse, Knight of Pentacles in reverse, at Knight of Cups upright. Ipinapakita ng cards na ito na dapat ang ifinofocus mo ay yung pagkakaroon ng desisyon at kailangan huwag kang magduda sa sarili mo. Dahil sa hindi pagkakaroon ng desisyon, magkakaroon ng pagka-delay or yung oportunidad ay mamimiss mo. Ang ilan sa inyo ay pinag-iisipan mo kung itutuloy mo pa ba yung relasyon mo sa person mo or tatapusin mo na ito. Ang ilan sa inyo kaya hindi ka makapag-focus sa totoong gusto mong mangyari sa relasyon nyo ay may iba ka pang dahilan. Kasi ang ilan sa inyo, yung relationship mo sa person mo ay unstable, hindi siya nagko-commit, at saka may pagkatamad. Maybe sa relasyon o kaya sa trabaho niya. At saka ang ilan sa inyo ay nagdududa ka sa person mo. Tingin mo naglilihim siya sa iyo. Ang ilang single ay may potential person. Nahihiya kang ipagtapat sa person na ito yung nararamdaman mo sa kanya. Ang advice ng mga cards ay maging totoo ka sa sarili mo, ipagtapat mo kung ano yung nararamdaman mo para matapos na yung mga naiisip mo na paano kaya kung maging kami, paano kaya kung basta din niya ako, yung ganun ba? Para gumaan yung pakiramdam mo at saka malaman mo kung may chance ka base sa behavior niya, kung hindi man niya sabihin ng harapan sa'yo. Ipaalam mo lang, hindi niya kailangan sagutin. Lucky kung sasagutin niya, di ba? At saka sa mga naghahanap ng relationship, magkakaroon ka nito. Kaya lang, yung person na mamimit mo ay hindi mapagkakatiwalaan at saka yung bandadalin ka niya sa trouble. Magulong relasyon ba?
At saka ang ilan sa inyo, ang person mo ay mas focus siya sa material na bagay at saka sa financial. Kaya ang suggestion ng mga cards, kung magfo-focus ka, ay yung hanapin mo sa relationship yung person na makaka-teamwork mo. Kasi guys, yung material na bagay, hindi ka naman niya mamahalin eh. Kaya ang dapat i-focus ay yung person. Kailangan ng time at saka communication sa person mo. Kung nagwo-work ka man or naghahanap ka ng trabaho, ay may paparating na success. At saka sa financial, kailangan maging creative ka para magkaroon ka ng kita. Itong next naman ay yung message ng guide mo sa iyo. Two of Swords in Reverse, King of Wands upright, at Ace of Cups in Reverse. Mga bagay na hindi mo napapansin. Umuulit yung reading natin na ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng delay or postpone. Yon ay dahil sa hindi ka makapag-desisyon. Yung isang desisyon mo, yon ang magbibigay sa'yo ng clarity at katotohanan. Pero kung sa ngayon, naguguluhan ka pa para magkaroon ng desisyon, take your time. Kasi darating ka talaga sa punto na wala kang choice, kundi ngayon na, kailangan mo na mag-desisyon. At saka ang ilan sa inyo, ang advice ng mga cards ay huwag mong dibdibin yung mga problema na dumarating sa inyo ng person mo. Kailangan mo itong isolve at sabihin sa person mo. Ang ilan sa inyo ay nasa sitwasyon na alam mo na yung katotohanan at nakapag-desisyon ka na, kaya nakaka-move forward ka. Ito ipinakita ng guide mo na mga cards, binibigyan ka ng tip na ang gusto ng person mo sa isang babae, yung independent. Itong ipinapakita ng guide sa'yo na cards, may binabagayan to guys. Kasi may mga person na kayang kontrolin ang sarili para hindi magkaroon ng pagkakamali. Pero may mga person na gusto ng freedom sa relationship or sa responsibilidad. Ipinapakita sa'yo ng guide mo na hindi ito magiging pabor sa iyo. Lalo na kung may problema ka pa sa sarili mo at meron kayong anak o mga anak. Para naman sa mga single na naghahanap ng love life, kailangan magkaroon ka ng space para may pumasok na love sa buhay mo. Kasi ipinapakita na mas na-focus ka sa financial kesa sa love. Sa mga single na naghahanap ng relationship, may person kang mamimit. Pero itong person na to, gusto niya yung may freedom sa relationship. Pero kung gusto mo ng gantong setup na malaya lang yung person mo, ay magkakaroon ng long-lasting yung relationship niyo. At saka ipinapakita rin na ang ilan sa inyo na single ay hindi ka pa ready para ma-in-love dahil na rin sa mga negative emotions na naiisip mo at nararamdaman. Kaya ang advice ay i-let go na yung mga negative emotions at gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Pero ang ilang single, mas focus sa material. Mas nakaset ang isip doon. Marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po kong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang message ng Mystical Cards sa iyo. Empowerment. You have so many strength and yet you allow others to take away your power. But the universe requires you to stamp your authority so that you can grow fully into the wise one that you truly are, the wisdom keeper that others are waiting to turn to. Justice. They say that all's fair in love and war, but the balance is not tipped in your favor right now. Someone's being unreasonable, so take a step back and weigh up the situation. Decisions have been left unmade, and there's time to renegotiate. Remember always that the universe supports those who stand in their truth and integrity.
willpower. Your impulsive behavior invites temptation and you cannot resist being enticed. Instead of giving into temptation, determine whether or not you're being lured for your highest good. Focus and willpower will keep you from destruction, leading you to a resolution and a firm of purpose. Alamin naman natin ang angel number mo. 555. Things are changing fast for you because you're being guided to enter the next level of your growth. Welcome the new energy and be patient with yourself. Type yes if you are ready. 555. You are the one who is going to bring the wealth into your family. Type yes if you believe. Affirm. Your next chapter is going to be amazing. Type yes if you are ready.